welcome back to my YouTube channel. And after so long, ngayon pa lang ako nakapag-vlog muli. And syempre hinintay ko yung mga in-order ko po sa Shopee para sa mga makeup artist na beginners. Eh, gusto ko pong maka-inspired po ako sa kanila. Bumili po ako or umorder po ako ng Shopee ng mga mumurahing makeups at mga mumurahing products. And at the same time, i-review ko po yung mga nabili kong mumurahing super cheaper at saka swak na swak sa inyong bulsa para sa mga beginners makeup artists. Naway sana makatulong po ako sa inyong pagtitipid para kung gusto niyo pong maging makeup artist na kagaya ko at kagaya ng mga sikat na makeup artist dito sa ating mundong pinagalawan. So, let's go guys! Kahit may sipon po ako, still, go, go, go and fight, fight, fight for the win! And thank you so much pala sa 500 subscriber na ako. Maraming salamat. And sana, hopefully, patuloy pa po kayong manood, sumuporta sa akin channel. And i-hit po natin yung 1,000 going to the Baba Ihan Road, ika nga nila. So, patuloy niyo po ako supportahin. And don't forget to subscribe, share, and ring the bell! Let's go! So as you can see, ito na po yung mga items na in-order ko at hindi po sila sabay-sabay dumating. So inintay ko po talaga sila for a week. Yung iba kaagad na deliver and then yung iba medyo matagal-tagal. Kaya ngayon pa lang ako nagbabalik sa aking vlog. So let's start now. Bubuksan ko na po sila para hindi na po ako mahirapan pang maghanap at mag-start na pag-make na i-makeover ko ang aking pagmumukha. But ang liit naman nito! Kala ko malaki! Diyos ko dai! Shopee! Shopee ka talaga! Shopee ka na kita dyan! Alright, so mag-start na po tayo sa aking makeup reviewing para sa in-order ko sa Shopee. And sana hindi ako nadismaya sa aking mga in-order and I hope sana may maraming magandang kalalabasan pero syempre meron din mga hindi maganda kaya may kasabihan na may positive at may negative. So sisimulan ko na ang aking pagsisiyasat at pagmamalman sa mga na-order ko dito sa Shopee. So umpisan natin sa liquid foundation. Dalawa na po ang in-order kong liquid foundation. Meron kasing dark shade and maliwanag na shade. Kayo ang bahala kung anong gusto nyo sa light shade, maliwanag na shade, or very, very light shade. And ang pangalan po nito is Focalior Liquid Foundation. Ilalagay ko na lang po dito sa yan. Yun. Focalior Liquid Foundation. So ito po yung napili kong shade. Yung 0 number 2. Kapitid po ng aking skin tone. Oh! Kala ko malaki. Ganito lang pala kalitin. So, pero yung kanyang wax, pwede na. Fairness, mabango siya. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit nagka-pimples po ako, nagme-mens na po ako, kaya nagka-pimples po ako. Kaya wag na po kayong magtaka ha, pero fairness ha, magic cover nga siya. Kasi nakita ko sa review ng foundation nito sa Shopee, eh, maraming good comments and positive vibes. Ika nga. Okay, ang masasabi ko lang po sa foundation nito, very good po siya. May magic cover po siya. And ang di ko lang gusto ay yung kapag hindi po siya, ano tawag doon? Tumatayo, ayun o. Ah, Diyos ko! Yun, tumutumba. Kumbaga, nalalasing po ang foundation na ito. Yun ang masasabi kong negative sa kanya. Pero yung positive niya, ayan, nagtatakip po siya ng mga sikretong malupit sa inyong pagmumukha. Pero as you can see, wala na po yung mga pimple lashes. So next po is, try po natin yung ano niya, yung dark shade. Ngayon, try natin yung pang-contour niya. Yung nabili kong foundation din, kasama niya to.
ang shade po nito is 04 Naturalization. So, ito, pwede siya sa mga black beauty, mga negra-negra. So ako, hindi naman kasi ako maputi, hindi rin ako maitim. So nasa kayo manggilang ko. Gagawin ko na lang pang contour ito. Ayan. So yung unang nabili ko, pwede po siyang pang concealer. Kasi hindi naman siya ano to eh. Hindi naman po super black. Ang shade po niya is natural. Tapos yung isa, ang shade niya is porcelain. Ayan, as you can see, tapos na po ako mag-liquid foundation sa akin Fast Lock. And nasa inyo po kung anong gusto niyong unahin. Actually, pwede po siyang unahin yung natural, yung pangalawang pinatong ko sa akin pagmumukha. And then ito, pwede siyang concealer. Ang ginawa ko kasi is nauna to, and then ginawa kong pang-contour to. So, pwede niyo naman po paglaruin yung mukha niyo. Kung syempre sa mga professional, alam na po nila yung sinasabi ko, alam na po nila yung mga kung paano laruin ang mga makeup products. So, oh my, lumilitaw! So, next po tayo is press powder. Bago pala ako magpa-press powder, uunahin ko na muna, i-review itong charan! Makeup brush. I thought na sa picture, napakalaki. Ngayon pala, Diyos ko dahi, parang mga kamag-anak ni Mura at Mahal. Kaya para super cheaper, super mura. Ending. Oh, nanay, what you lay? Oh, nanay, what you lay? Oh, nanay po sila. So, ano ba to? Tignan natin ha, kung talagang karapat-dapat silang lubos-lubusan gamitin. Tingnan natin kung kakayanin. Ito naman po yung press powder na hindi po is pangalan niya is Tokyo. Ayan. Japan. Tokyo, Japan. Ang kanyang takip na bongga siya. Bongga yung kanyang bahay-bahayan. Bahay bata. Mm-hmm. At ang kanyang amoy ay amoy Baby Powder Johnson. Ayan. Baka naman Baby Powder Johnson. Okay, open na natin. Ako kasi guys, kapag bago ako gumamit ng press powder, kailangan gawin muna natin pabingo challenge. Ayan. Kusog-kusugan, parang goma or tansong. Ayan, para pagbukas, meron ng laman. Ayan. Diba? So, yan, ganyan-ganyan yung lang natin. Ayan. Sama na natin siyempre si Ann-Ann at si Mei-Mei. Put on together, Mei-Ann! Kailangan may mga pangalan din ang mga bubay nyo. Kapag nag 1,000 subscriber na po ako, magpapa-load na po ako. Mamimigay po ako ng mga prizes. Magagamitin ko na lang po yung aking brush para mas madali. Kasi kung si Onanay ang gagamitin natin, magtatagal po tayo ng 50 years. Ayan. At the same time, syempre, kape puro. Magkape muna tayo. Thank you so much, Snackshi! Sarap! Ayan, tapos na ako mag-press powder. And masasabi ko dito is very, very, very good. Excellent. Yan, palakpakan po natin si Press Powder Tokyo. Nakakasyala po siya. Press Powder Tokyo from Japan. Ayan. So, marirecommend ko po ito na super go, push nyo, order na kayo ng orders Shopee. Kasi napakamura lang to. So, ilalagay ko rin yung mga price nila para malaman nyo kung magkano ko na-order lahat na mga in-order ko ito. So, next natin is eyeshadow. Mag-eyeshadow na tayo. Mamaya na tayo mag-blush on and everything. So, nabili ko, nagustuhan ko yung kanyang eyeshadow dahil sa picture pa lang, talagang sobrang ganda niya. Tsaka yung mga color niya is very kapuso. Yung as in, kapuso, makulay ang buhay. Ayan. As in, Regine Velasquez po siya. Ayun, si Ate Reg! Ayan. Kapuso, makulay ang buhay. So,
Ito siya. Ayan. Ang kanyang title is Color Fusion Over the Rainbow. O, diba? Talagang yung title pa lang niya is talagang rainbow na color. At ito yung kanyang nilalaman. Buksan na natin. Tcharam! Ayan. Meron pa siyang plastic. Ow! Ito yung plastic niya. Bagong-bago. Diba? Ganda. Para lang, para ka lang magpa-painting. So, actually, dalawa yung binili kong eyeshadow. Yung isa naman is, papakita ko muna yung isang tawdy. Ito siya. Ayan. Ang kanyang title naman is Pop Feel. Para siyang popcorn. Pop Feel. Parang papil. So, tignan natin. Parang medyo nadurog. Tignan natin kung... Ayan. Oh my gosh! Durog po siya. Ladies and jellyfish. Marami po siyang ano, parang... Naku. Ayan, as you can see, oh, meron ng mga parang nabasa. Today. Ouch! Ayan. Basag po ang kanyang bungo. Ayun, basag po yung bungo nito. So, na-COVID-19 po siya. Basag po yung color violet. But anyway, still, pwede pa rin siya. Lilinisin ko na lang mamaya para magamit ko siya. So, for today, ito muna. Ito muna ang gagamitin natin. So, ang eyeshadow na gagamitin ko is girly-girly muna tayo for today. Kasi kaya itong napili kong palette na colorful kasi sa next vlog ko is magta-try po akong magda-drag makeup sa mga drag queen po natin dyan. And na-inspired po ako kay Madam Vinyas. Ayan, friend ko po siya sa Facebook and nakasubscribe na rin po ako sa kanyang YouTube. Napakagaling po niyang drag queen, si Vinyas Deluxe. Ayan, kung kilala niyo po siya. So, na-inspired po niya ako. So, sa mga ginawa po niyang makeup, eh, gagayahin ko po siya. Kaya nga, idol is idol. So, for today, or at this moment, at this time, ito muna ang gagamitin natin, girly-girly. Ayan. Hindi ako makapili, so ito na lang. Ito yung pagbe-base natin. Super base. In girly-girly. Cutie-cutie. And sexy-sexy. Miss Maui Taylor. Ayan. Shout out pala sa mga laging nagme-message sa akin. Sino kasi yun? Si Marivette. Ayan, shout out kay Marivette. Tsaka si Jazz Sagun. Shout out po sa inyong lahat. And kay Jun Compio. Ayan, moms. Shout out sa yun. Ayan. Mayroon na po tayong pa-shout out, shout out. And shout loud plus shut up, shut up! Ayan. And kumusta din po sa aking mga kabaklaan dyan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, subscribe lang po. And soon, magkakaroon din po ako ng, what they call this? Nag-order po ako ng mga ano, yung mic, microphone, yung pang-recording. Eh, since idol ko po si Regine Velasquez, so why not to showcase my extra talent, di ba? Yung aking pinagbe-best in talent sa Miss Gay, yung singing contest. Ayan. So next in line po yan. So all I can say about this palette, ayan, English tayo ngayon. All I can say is All I Ask For You by Adele is very pigmented po siya, as you can see, ayan. Super, as in super duper nipis lang po nilagay ko, tiniltil ko sa palette na to. Ayan, talagang nagkalat-kalat na po siya. And then, next naman is gagamitin ko po yung nadurog. Parang yung puso ko, nadurog. Dahil all these things, all this time, isa na lang pala ako bula na nilayasan niya. Alam mo yun? Tama na! Good time! Ayan, ito yung gagamitin ko ngayon, yung nadurog ang puso. Ayan, nadurog si Violeta. Ang gagawin ko lang is, ititil-til ko lang ang aking kamay dito.
dahil gusto ko po yung malo shimmer gold niya. At ilalagay lang po natin. Ayan. Diyan. Ayan. O, oh, diba? Meron na tayong dipset na sinasabi nila. Shimmer, shimmery. Kasi for today is gagawa lang tayo talaga ng ano, girly girly look. Bongga rin po yung eyeshadow na yon, yung maliit na to. Yeah, super mura lang din to. So, next naman is, for the meantime, ganyan lang po yung eyeshadow natin. Super girly girly. Next po natin is mag-eyeliner na po tayo. Yung beauty glaze din po siya, kasama po ng palette na in-order ko, which is ito. Ayan. Magkamag-anak po sila. So, itatry po natin yung kanyang eyeliner. Check eyeliner. Ayan siya. Ayan. Tapos na po yung ako mag-liquid eyeliner. Masasabi ko lang dito sa liquid eyeliner nito is very bongga siya. And wala po siyang amoy na parang pentel pen, kasi yung ibang mga liquid eyeliner ay nangangamoy po silang maasim, pentel pen, ball pen, yung mga ganon. So ito, wala po siyang amoy, o sinisipon lang ako kaya wala akong maamoy. Pero basta't wala siyang amoy. Wala siyang amonya. So 100% po sa akin to, check. Next naman tayo is mag-eyeliner po tayo dito. Tapos na tayo mag-liquid eyeliner sa taas. So sa baba na naman po tayo. So ang gagamitin ko po ay babalik ulit tayo kay palette, kay Drog. At ito yung gagamitin ko, ito yung super dark. Ayan siya. Ayan, tapos na tayo mag-eyeliner sa pataas at sa pababa. Ngayon, umpisan ko ng mag-kikilay. At ito yung nabili kong pangkilay. At nasaan yung pangkilay? So, nabili ko po ito na sa murang halaga, 50 pesos. Ayan, naked. 50 pesos, imagine, naked, may tatak. So, tignan natin kung nakaka-naked ba siya. So, tignan natin kung bongga yung naked. Ang shade nito is medium brown. Ma-brown-brown. Ayan siya. Ako kasi yung pinakagamat kong pangkilay is gel. Aminin natin mga makeup artists, tayo sa sarili natin, nahihirapan po tayo magkilay sa ating sarili na. Tama? Kasi ako, on my own perception, on my own opinion, and in my own personality. Ayan na. Mag-eyebrow gel po ako sa aking kilay. Actually, wala po ako nabiling ganito. So, dati na po ito, sa akin na po ito. So, lalagyan ko lang po yung natural hair ko po para sumunod sa kanyang kulay. Ang gamit ko pong eyebrow gel ay si Ati Fan Fashion 21. At ang shade po niya is light brown. So ilalagay ko na rin po yan para magkaroon po kayong tip kung anong mga ginagamit kong pang makeup everyday living. Sa mga client ko po, sa mga wedding, divu, yan. Actually, nami-miss ko na pong mag-makeup gig sa iba't ibang lugar. Nakakamiss din po yun, pero dahil wala pa pong kasagutan sa vaccine ng COVID virus na yan. So, still lockdown pa rin po tayo sa trabaho. Isa po akong naapektuhan sa trabaho. I'm a makeup artist and hairdresser. Pero at the same time, nag-work pa rin po ako sa salon. Nag-gugupit, nag-upulay, nag-re-revan. Pero iba pa rin po yung dati. As in, tiba-tiba po yung dati. Ngayon, so, vlogger-vlogger na lang muna tayo. Next natin is itong mascara na nabili ko din sa Shopee. At sabi po niya is 24 hours lasting. So tignan natin, hindi po ako matutulog hanggang bukas. At titingnan ko kung talagang 24 hours lasting siya. Actually, itong mascara ito, pang ilalim po talaga ito. Binili ko po yung pang dito. Pero tignan natin kung pwede po siya sa itaas. O, pwede naman po siya. Ayan. In fairness, pampadagdag din po ito sa mga malinipis na pilik mata. Ayan.
tumutulong po siyang nakakadagdag. Ayun, tapos na po ako maglagay ng mascara sa aking mga mata. Ngayon, ang sasabihin ko lang dito sa napaka-skinny, actually, yung purpose po niya ito, it's dito lang sa baba. So, ginawa ko na rin, nilagyan ko sa taas, tinry ko kung talagang effective. So, effective po siya. So, check din po siya sa akin. Ang amoy niya ay mabango din po. And very mura lang. So, kung gusto niyo bumili, Shopee na! And then next po is mag-false eyelashes na po. O yan. So, made from Taiwan, hindi po siya China. Pinili ko lang po is manipis. Kasi gusto ko po magmukhang babae at hindi po mukhang drag queen or magpa-pageant look or magmumukhang kabaklaan. So, gusto ko po is magmukhang babaeng marangal. Ayan, babaihan kay Miss Webs. Hello, Miss Webs! Ayan, so hopefully sana ma-meet ko po siya in person, si babaeng marangal. Stay tuned! Maglalagay lang po ako ng aking mascara. I mean, ng false eyelashes. And then next is magbablush on na po tayo. So, wait! Ayan, tapos na ako maglagay ng aking false eyelashes. Very manipis lang siya. And para ma-emphasize po yung aking false eyelashes, eh, kailangan natin curly-curly. Para magbuka lang po tayong ano, karespe-respetada. As in, babaihan marangal lamang po yung looks ko for today. So, ito yung gagamitin ko. Yan, yung Naked. Actually, itong, yung ginamit ko sa kilay, kasama po siya. So, package po siya. Package ko pong nabili sa Shopee. So, ito na rin ang gagamitin ko pang contour and pang blush on. Para girly-girly lang siya. Sana natin. So, ayan po siya. Paano po siyang bubuksan? Ayun! Charan! At meron din siyang kasama ang maliit na si Onanay. Ayan. Medyo mabango po siya. So, gagawin ko mo, gagamitin ko muna ang medyo dark shade. Ayan. Lalagay ko siya dito. In fairness, very pigmented din po siya. Ayan, marami po akong natututunan sa mga pinapanood ko rin po before. Nanonood po ako sa mga vlog ng mga makeup artists like sina Michelle D, Patrick Star, Jeffree Star, yung mga sikat na makeup artists. Ayan, lagi kong naririnig yung pigmented sa kanila. So, nakikigaya na rin po ako. Very pigmented po siya. So, ako naman po, ano bang ibig sabihin ng pigmented? Ganito lang po ang ibig sabihin ng pigmented. Pig, mataba. Mented, parang galing sa mental. That's why pigmented. Ayun. Ayan. At least, di ba, may natutunan po kayo sa akin. So, tapos na akong mag-contour ng dark shade po ng Naked. So, lalagay ko naman is, para babaihan look lang, is mamink-mink lang. Ayan. Kung mapapansin niyo po, hindi na po ako nag-nose line kasi gusto ko lang gawin is very simple look lang. Ayan. Binibigyan ko na rin po yung ilong ko na mamink-mink para sabihin nila, tisay-tisay. Tisay-tisay. At bigyan na rin po natin ang ating naturo ni Doc Oro. Ang aking prosthetic na baba. Yun. Yan. Hanggat hindi pa ako nagmumukhang nasampal ng 10 beses, hindi ko po siya titigilin hanggat hindi pa po ako mamula-mula. Yan. Parang aswerte. Yan. O, diba? So, next naman tayo is highlighter. Ito naman po yung nabili kong highlighter. Ang Dream Academy. Sa picture po, napakaganda niya. So, tignan natin siya sa personal, kung same-same or not same-same. Ayan, yung packaging niya is ang gahana, very magahan lang siya. Parang, anong tawag doon? Yung karton na ano, yung color white,
styrofoam. Ayun, parang styrofoam po siya. Ayan. So, tignan natin yung kanyang nilalaman. Ala una, alas dos, alas tres. Sarang! Ayan po yung kanyang shades. So, tignan natin kung talagang bongga yung kanyang pagka-highlighter. Ayan. Tignan natin to. Wow! Ayan, super kintang, kintang-kintang-kinang, kintab-kintaban. So, next natin ngayon is ang lipstick. Ang nabili kong lipstick, ito, ang Handayan. Tama ba? Handayan? Handayan? Or Handayan? Handayan, parang pagkain lang po siya. So, buksan na po natin. So, buksan na po natin yung mga lipstick. Paano ba to? In fairness, yung packaging niya, shallow siya, para siyang pabango. So, ayun, ganyan lang. Ow! Diba? So, iba-iba po yung shades niya. So, mamimili lang po tayo kung anong gusto natin shade. Kung muna to, shades na ano. Number 4. So, hindi ko alam kung ano siya, kung anong pangalan ng... Basta number 4 po, sa handa yan. Ayan na. Ayan. Amoy bubble gum. Parang po siyang ano, parang, alam mo yung ano, tatlo piso, yung bubble gum na color red, nung bata pa kayo. Ano yung slagita? Cherry gum? Basta yon, yung bilog po siya, color red, parang ganun po yung amoy niya. Ayan siya. So, in fairness, ano po siya, pag kinuha mo, para siyang ano, gloss, lip gloss. Pero kapag dinikit mo na sa labi, ayun, kung siya siyang tutuyo, so magiging po siyang matte. So, in fairness, kailangan, bago kayo maglagay ng lipstick, kailangan be sure. Meron muna kayong nilagay na lip gloss. Anong tawag doon? Vaseline, yung petroleum gel, yon. Para hindi magbakbak yung labi nyo. Kasi ako, medyo wala po akong nilagay, so medyo nagbakbak po siya. Pero carry na po siya. Ayan. Highly recommended po sa akin to, yung handa kayan. Handa yan, should I say. Parang handa yan, or basta bahala na po kayo kung ano yung title niya. Basta yan, handa yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lipstick sa murang halaga. May sukli ka pa! Actually, ito pa po yung nabili ko. Yan, yung nalagyan ng makeup. Hindi ko na po siya nagamit kasi sa pagmamadali, nakalimbatawan ko na po or nakalimutan ko na po siyang ilagay yung press powder ko. At ito naman pong nabili kong ito, yung gagamitin ko po ito sa... Actually, pang kilay ko ito, pang bura, para sa drag, pang drag queen makeup. So, next vlog ko po siya gagawin. And meron din po akong biling blush on, ayan. Tig 50 pesos lang. Ibibigay ko po sa aking mga pamangkin na naggagandahan na sina Rica May at Ira. So, wait a minute, okay? Magbubuhok lang ako and then tignan natin kung anong kalalabasan ng aking makeup. Ayan, natapos din po ako sa aking pagre-review ng aking mga makeup na in-order ko from last 2 weeks ago, di ba? Last 2 weeks ago, hindi po sila sabay-sabay. Sa Shopee ko lang po sila in-order. So, nakalista lahat po dyan yung mga shades po nila, pangalan nila, presyo, ayan, kung na magkano po ako. Sa mumurahing halaga lang, buo na po ang inyong makeup. Pwede na po kayo mag-makeup ng debut, kasal, birthday, kung ano pang okasyon. Pero dahil pandemic ngayon, mag-makeup muna kayo sa inyong bahay at mag-vlog like me. Kasi bawal pa po ang gathering-gathering. And sana nakatulong po ako sa inyong lahat sa aking pag-vlog. And sa mga may gusto po kayong ipagawa sa akin o i-request kung anong gagawin ko sa aking next vlog, just comment down below and don't forget to subscribe and keep safe everyone. Thank you so much. Bye! See you again to my next vlog.